back to my channel. This is Mami Joyce, ang inyong kananay na kikay. Nag-upload po ako ng DIYs, cooking, song covers, and all about mommy stuff. Kaya kung interesado ka sa mga ganito, please do subscribe and click the bell button to keep updated. For today's video nga mga kamami, isa-share ko sa inyo kung paano ko tinahi itong suot kong turban. Ayan. Using my mini sewing machine. Woo! Ngayon ko lang napakita sa inyo mga kamami, pero ito in order ko nung October pa. Ay, October, November ata yun. Meron lang akong konting reminder sa inyo mga kamami kung nagbabala kayong bumili ng ganito, ng ganitong mini sewing machine. Please, maging masiyasat kayo sa pagbili ng isang product, dahil ako, na-experience ko dito sa nabili ko is class A lang siya, hindi siya yung original. Kasi unang-una na napansin ko dito, wala siyang brand name dito. So simple ang brand name dapat niya. At yun yung nandun sa store nila. Online ko lang kasi ito binili. So, ayun nga. Isa pa, yung stitches niya, hindi siya authentic. Hindi lahat ng nandito sa 12 stitches na to is yun yung kalalabasan kapag nanahi ka. Isa dito is napaka-sinungaling. Ayan, papakita ko na nga sa inyo. Etong number 8 na to, ang alam ko, ang tawag dito, piping. So, pagka yan yung ginamit ko, hindi yan yung lumalabas. Ano ba yan? Pero okay lang kasi nagagamit ko naman siya. Actually, marami na akong natahi dito at siguro nga napagod siya agad. Kaya, nasira siya. Pero, fortunately, na-repair ko din siya. Buti na lang na-repair ko siya kasi talagang gustong-gusto kong manahi. So, without any daldal, let's go! Sinunog ko yung edge part ng ating garter at ng ating tela para maiwasan ang pagmulmul nito. Inilak ko na lang yung edge manually sa pamamagitan ng pagtali ng dulo nito at dalawang klase ang ginawa kong paglock. Ayan, dahil nga medyo may problema ng ating sewing machine.
tayo mga kamami, hindi po ako professional. Ito pong mga sinasabi ko sa inyo is based on my studies lang, ayan, experience. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Kaya ang dami kong natuklasan na techniques na mga adjustment na pwede ko palang or alternatives na pwede ko palang gawin. And i-share ko din naman sa inyo mga kamami para makatulong din ako sa mga kagaya ko na gustong mag-DIY sa bahay using this mini sewing machine. Ayan. I hope nakatulong sa inyo ang video natin ngayon. And please do like, share, and subscribe to my channel. Salamat po sa panonood at sinamahan niyo ako hanggang sa huli. See you on my next video. Bye-bye!